Mamalyn here. Eto, nag-grocery na naman kami. Kasama ko si Ate Kyla. Ate Kyla. Yan, anong oras na ba? Wala akong relo. So, pakita ko sa inyo kung anong grocery namin. Bali pang 2 weeks. Grabe. Na, Kyla? Sana magkasya ulit sa cool box namin yung mga frozen goods. 1 year. Hmm? 1 year, I'm young. Grabe. Kasi binibilhan pa rin namin yung mga hedgehog, saka yung mga pusa. Mga pusa. Pusa, isa lang pala. So, lagay muna namin doon sa love bun. Ayan, nakalabas na rin kami sa grocery store. As usual, pagkalagay sa cart, lalagay sa love bun. Pagkatapos nun, mabayaran, lalagay ulit sa cart. Tapos, paglabas, ilalagay sa kotse. Tapos, pag nakauwi na, ilalagay naman sa itutulak para mailagay sa house. Grabe ang stress din, di ba? Buti na lang kasama ko si Ate Kyla para matulungan niya ako. So, para, kasi may pupuntan pa kami, may kukunin pa kami. So, tulungan ko na siya ng mabilisan. Ayan, ilagay na namin sa loob ng sasakyan. Ayan, puno na naman, grabe. Tapos, as usual, napuno na naman yung cool box, yung iba, hindi na nailagay, pero uwi naman na kami, kaya okay lang. Tapos, meron din dito, yung red wine ni Klaus, tapos yung mineral water, yung diaper ni Lala, yan. Tapos, may ipapadala kaming packs. Nakaready na rin para hindi ko makalimutan. Ayun. Kaya, hinihintay ko lang sa Ate Kyla. Binalik lang niya yung card. Tapos, punta na kami sa pagpapadalhan. So, nandito kami ngayon sa one of the best restaurants dito sa Germany. Pero sarado sila. Kaya papakita ko lang yung sa harapan. Bali, mag-doorbell kami mamaya sa likod kung saan namin kukunin yung mga tinapay. Yan yung name niya. Yan. Kaya kung sino man ang magbakasyon dito sa Germany, hanapin lang to. Hindi lang kasi ako sure kung 4 o the 5 stars siya. As usual, hindi pa ako nakapag-google kaya titignan ko. So, kunin na namin yung mga tinapay. So, pauwi na kami. For sure, brunch na naman ang gagawin namin kasi past 9 na yung pinagkuhanan namin ng tinapay. Yung nag-ipagdaldalan pa sa amin kasi gusto namin mag-celebrate sana ng birthday ni Klaus doon. Kaya lang hindi pa nga pwede. Sabi niya, maximum 10 persons pwede. Kaya lang mahirap pa rin kasi puno na naman ng mga turista dito, mga bakasyonista. Kaya sabi niya, next year na lang mas okay. Tapos yun nga yung ayinsulong ni Maymay, wala din. Hindi rin namin ma-celebrate. Tapos yung kay Ate Kyla, yung communion niya, ang plano namin is buffet. Eh, manggagaling pa sila sa malalayo. Kaya hindi namin alam kung kaya namin mag-celebrate ngayon. For sure, hindi na. Wag na lang. For safety na rin. Tsaka naiintindihan naman ng mga tao na yung celebration is mapopospone siya. So, bali, ang gagawin is akong maglalabas ng mga binili namin, papasok na si Ate Kyla para i-ready yung brunch namin. Brunch na eh. Hindi na breakfast eh. Paano late na kami? Late na naman. Natagalan na naman kami sa pag-grocery. Ay, nako. Kasi iniisip ko pa rin kung paanong gagawin para hindi na kami mag-grocery next week. Pero for sure, hindi rin maiiwasan. Tapos napabili kami ng maraming pagkain ng mga pusa. Ayan. So, malapit na kami. Katatapos lang namin iligpit yung mga grocery namin. Ngayon, kumukulo na yung tiyan ko. Pero unahin ko muna si Bimbong padedehin.
Kaya gawa na ako ng gatas niya, yung mga mag-aama ko nasa labas na nagbe-breakfast na. Kaya susunod na lang ako doon. Yan, tahimik ngayon dito. Nagsialisan kasi silang lahat. Bali, ide-deliver nila yung mga itlog. And then, kukuha sila ng mga manok. Kasi nawala na naman kami ng apat na manok. Bali, may fox dito. No choice. Nature yan. Kaya kuha ulit kami ng bago. Tapos after ilang weeks, saka sila manging itlog ng normal na sizes. Kaya yung mga maliliit na itlog, sa amin yon. Tapos, eto, mag-aayos na ako dito. And then, ano pa ba? Brunch na kasi yun eh. Pag nagutom sila, saka ako magluluto ng kahit na ano. Ganito ngayon ang itsura ng kitchen. Hayan. Very nice. Kasi kahapon, namasyal si na Klaus, si Lala at saka ako lang naiwan dito sa bahay. Eh pag nagising si Lala, natulog siya ng hapon. Umalis naman si na Klaus ng hapon. Tapos, nagising siya ng mga around 4. Hayun, halos wala na akong nagawa. Binantayan ko na lang kasi gusto niyang lumabas. Namasyal kami, tapos naglaro sa labas. Kaya napabayaan ko dito sa kitchen. Pero ngayon wala sila, magagawa ko na. Kaya go, go, go! Tapos na ako sa paghuhugas. Eksakto namang dumating yung aking mag-aama. Tingnan natin yung mga dala nilang manok. Bali, apat na mga manok ang binili nila. Ang sinabi ni Klaus is yung isa ay para kay Myla, yung isa ay para kay Laila. Ayan. Bali, lalagay muna namin sa kulungan para makapag-adjust sila. Mga bata pa. Yan, oh. Ate Kyla. Iyo. Tapos yung sabi ko na, that's mine. Ate Kyla. Mm-hmm. Oh, barong sit, eh, so out. O sit, si so out. Guten, kumal. Di ka na pinag-alaman si Guten. Yung may tsura na isa, oh. Galit daw. Layla! That's is Layla. Ay, kisus. For Layla. Kisus. Iba-ibang kulay. Ate Kyla, dito. Ay. Tapos kay Ate Kyla ulit. Yan. Oh. Ow. Ang sweet na Ate Kyla. Oh, sweet na. Ala, si Lala. Ay, lima? Limang piraso. Akala ko apat. Oh, shuni farbe. Bali, lima. Sisto, mama? Lima. Come on. Sisto, papa, di heche. Lagi ilus. Oh, tikusuin ko muna si Ibunso. Kanika. Yan, ganito nang itsura ng kitchen. Ah, nakapaglinis din. Kanina as in tambak. Bali, pupunasan ko lang yung mga nahugasan ko. Tapos, pupunasan ko tong lababo tsaka yung lutuan. Ang susunod is magtutupi. Tapos, pagkatapos ng mga labada ko, magsasampay. Afterwards, tignan kong mamamalan siya ko ngayon. Yan, mga nanay dyan. Stress pure talaga maging nanay. Ay, nako. Pero, masaya na rin. At least may ginagawa kesa wala. Late lunch na kami. Katatapos ko lang kumain. Si Papa nila inaasikaso yung kulungan ng mga manok dahil sa mga kuto. Kuto pa yun. Thermal out. Itong dalawa, hindi matapos-tapos. Ewan ko, parang masyadong mainit. Wala silang ganang kumain. Mama, tapos si Lala, pinakain ko na. Mama, yeah. Yun, gusto na mag-swimming. Green na yung tubig, oh. Ay, nako. Pero pagkatapos nila dyan, magsa-shower naman sila. Kaya okay lang. Ni Lala? Hmm? Ayan. Ganda ng panahon ngayon. Tapos next week is uulan. Mama! Naglaro na naman itong mga to. Thank you po for watching. Please don't forget to subscribe. Ingat po kayong lahat lagi. Stay healthy. Mama, bye! Mama.